Malaysia at Vietnam sumasali na sa problema ng Pilipinas. At sa pagkakataon ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Nang nagsumiti ang Pilipinas ng final math sa UNCLOS o sa international bodies na nangasiwan ng mga territory ng isang bansa sa karagatan, ay tinutulan ito ng Malaysia, at maging ang Vietnam ay mayroon din agam-agam kung kaya't gumawa sila ng pag-uusap sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas. Para mas lalo natin maintindihan kung bakit nagiging problema na rin ang Malaysia at Vietnam sa ating bansa, mainam na malaman natin ang mga aspetong ito. Dahil sa tinatawag na exclusive economic zone ng isang bansa na may sukat na 350 kilometers ang ibinibigay sa isang bansa, mayroon din ang Vietnam niyan, mayroon din ang Malaysia ng ganyang exclusive economic zone. At kung sineswerte pa ang isang bansa, ay maaaring makakuha pa siya ng additional 150 kilometers at tinatawag itong extended continental shelf ng isang bansa. Para makuha ang extended continental shelf ng isang bansa, ito ay dadaan sa UNCLOS o international bodies na nangangasiwan ng mga batas patungkol sa teritoryo ng isang karagatan. At dahil nga sa mga claims na ito, dito tayo nagkaroon ng problema sa pagitan ng Vietnam at Malaysia. Unahin natin ang Vietnam. Ang Vietnam at Pilipinas ay may layong humigit kumulang 1,000 kilometers. At kung mayroong 600 kilometers na pag-aari ng Pilipinas at mayroon din 600 kilometers na pag-aari ng Vietnam sa South China Sea, ay magkakaroon ito ng overlapping. May kunting overlapping ang Vietnam at Pilipinas. Ang unang solusyon dyan na gagawin para maidiin ang karapatan ng isang bansa ay tutungo ang dalawang bansa sa UNCLOS. Doon sila magtatagisan ng legalidad. Doon sila magtatagisan ng galing kung sino nga ba ang mas may karapatan sa mas malawak na karagatan. O sino nga ba ang mas may karapatan sa overlapping ng dalawang bansa. At UNCLOS ang magdi-decide dyan kung sino ang bibigyan nila ng pabor. Ngayon, kung binigyan sakali ang Pilipinas ng pabor ng mas maraming teritory sa overlapping ng Vietnam at Pilipinas at hindi ito kinilala ng isang bansa, ang gagawin naman ng dalawang bansa dyan ay mag-uusap silang dalawa para maigit yung kanikanilang gusto sa bawat isa. Ngunit, syempre, mas lamang pa rin yung nanalo sa UNCLOS. At kung talagang hindi na sila magkasundo, ay siyempre mauwi na yan sa pwersahan o maaaring digmaan. Tulad ng ginagawa ng Check 1 na pinupwersa nilang kinukuha ang South China Sea, magamat natalo sila sa UNCLOS. Ngunit dahil ang pagitan ng Vietnam at Pilipinas ay may konting differential lamang at ito ay nasa ilalim ng extended continental shelf, mas minabuti ng bansang Vietnam at Pilipinas na mag-usap na lang at naglagay sila ng kani-kanilang teritoryo doon na hindi pakikialaman ng Vietnam. Ganon din ang Pilipinas na hindi pakikialaman ng Pilipinas ang teritoryo na kanilang pinag-usapan. Pumunta ang Vietnam dito sa Pilipinas, pumunta din ang Pilipinas sa Vietnam para pag-usapan kung ano yung mga teritoryo doon sa South China Sea o doon sa West Philippine Sea na hindi dapat pakikialaman ng Vietnam at hindi dapat pakikialaman ng Pilipinas. At maganda naman ang naging resulta dahil nagkasundo ang dalawang bansa. Yan ang dahilan kung bakit maraming nagtatanong na bakit ang Vietnam ay hindi natin binubusisi o hindi natin pinapakialaman. Ganun, mayroon din silang sinasakop sa ating karagatan. Ngunit mas gusto ng Vietnam ang Pilipinas na mapayapang pag-uusap. Kung kaya't inayos na ng dalawang bansa ang problema nila sa overlapping of territories sa gitna ng karagatan. Punta naman tayo sa Malaysia. Ito ang mas mahirap dahil ang pagitan ng Pilipinas at Malaysia ay pumapalo lamang sa 500 kilometers. Kung kukunin ng Pilipinas ang 350 kilometers na EEC, at kukunin din ng Malaysia
Exclusive economic zone na 350 kilometers, siguradong mayroon ng overlapping. At mas matindi ito dahil nagkaroon na ng overlapping sa exclusive economic zone pa lamang. Hindi tulad ng Vietnam na nagkaroon ng overlapping sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa extended continental shelf. Kung kaya't mas madaling naayos ito ng Vietnam at Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, nung nabalitaan ng Malaysia na nagpasa tayo ng final na mapa ng ating bansa sa international laws sa karagatan, ay umangal sila. Dahil pinagbasihan daw ng Pilipinas ang savings ng Sabah. At itinuturing na Malaysia na ang Sabah ay hindi pag-aari ng Pilipinas. Ganun pa man, kahit ang pinagbasihan ng Pilipinas ay sa savings ng Sulu, ay magkakaroon pa rin ng overlapping sa gitna ng Malaysia at Pilipinas dahil ang layo lamang na Malaysia at Pilipinas ay tinatayang nasa 500 kilometers lamang. Kung kaya't willing naman ang bansang Malaysia at bansang Pilipinas na paglabanan ito sa korte ng international laws. At kung sino ang mananalo dito, siya ang magkakaroon ng karapatan para kunin ang mga extended continental shelf ng Pilipinas sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Maging siguro ang Sabah dahil matagal na natin itong kiniklaim na pag-aari ito ng Pilipinas. Kung kaya dahil ang bansang Malaysia ay willing naman na makipagtagisan sa international laws, ito ang pinakamainam na gagawin dahil ang international community ang mag-uhusga kung sino ang nagmamay-ari ng Sabah. At ito yung pinakamagandang paraan para maiwasan ng dalawang bansa ang magsagupaan ng ngipin sa ngipin, armas sa armas, ay idulog nila sa labanan sa korte ng international laws. Ayaw natin makipaglaban ng armas sa Malaysia. Ganun din ang Malaysia, ayaw nila makipaglaban ng armas sa atin. Dahil alam ng dalawang bansa na walang mananalo at walang advantages ang magkakaroon ng gira sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit sa kasalukuyan, nasa atin ang alas dahil nakapasa na tayo ng final mapping ng ating bansa. At kasalukuyan itong rene-review ng International Laws of the Seas ng buong mundo. At kung sakaling papala rin ay ibibigay ito sa ating pabor. At kung nangyari na yan, malamang sa hindi ay tatayuan na natin ng mga border lines o border facilities ang ating mga karagatang teritorya sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Maging yung mga teritoryo natin sa Spratly Islands patungo doon sa Mabulis Islands sa Batanes area. Ito yung plano ng ating gobyerno. Malamang hinihintay lang ng Pilipinas yung approval ng UNCLOS. Kung yung final map na binigay natin ay legit at nasa batas ng UNCLOS. Nawa mapagtagumpayan natin ang sitwasyon na ito at makamit natin ng buong buo kung ano ang dapat na pag-aari ng Pilipinas at mapakinabangan kung ano man yung resources na nasa ilalim ng karagatan, maging ito man ay gas, isda, minerals, katubigan o kung ano-ano pang mga yaman na pwedeng kunin sa isang karagatan. Kung kaya't masasabi natin na tama lang ang diskarte ng ating gobyerno na sinimulan na nila ang magpasan ng final map ng ating bansa nang sa ganun maituro na natin sa mga eskwelahan.